Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, sumasama tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos sa pagdiriwang natin ng banal na misang ito at isang sambayanan na itaas natin sa Kanyang ating mga kahilingan, lalo tigit ang ating mga panalangin para sa mga mahal natin sa buhay at sa mga nangangailangan ng dagliang paggaling. Upang tayo maging karapat-dapat sa ating pakikiisa sa pagdiriwang na ito, atin munang pagsisihan ang ating mga nagawang pagkakasala at ang ating mga pagkukulang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw na nalulugod
Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa madakila ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa alab ng iyong pag-ibig na kaloob, si San Lorenzo ay natanyag sa paglilingkod at pagkamartir na tampok. Gawin mong mahalin namin ang kanyang minahal at maganap namin sa pagtubad ng tungkulin ng kanyang ipinangaral. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kakaunti ay mag-aani ng kakaunti. At ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluag sa loob at di napipilitan lamang. Sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na basaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi sa kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha, walang hanggan ang kanyang kabutihan. Ang Diyos na nagbigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang mapagpautang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay siya'y laging tapat. Hindi mabibigo ang taong matuwid. Di malilimutan kahit isang saglit. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Anumang balita'y hindi siya takot. Matatag ang puso't may tiwala sa Diyos. Wala siyang takot, hindi nangangamba. Alam na babagsak ang kaaway niya. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha, lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang lahat po'y magsitayo. Oh,
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa niyang mga alagad, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami. Ang taong labis na nagpapahalaga sa kanyang buhay ay siyang mawawalan nito, ngunit ang napopoot sa kanyang buhay sa daigdig na ito ay siyang magkakaroon nito hanggang sa buhay na walang hanggan. Dapat sumunod sa akin ang naglilingkod sa akin, at saan man ako naroon ay naroon din ang aking lingkod. Pararangalan ng Ama ang sinumang naglilingkod sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Gandang tanghali po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito po ay kapistahan ni San Lorenzo, isang martir, diakono at martir. Ngayong araw na ito po ang birthday din ng minamahal na kabunian, si Cardinal Rosales, 92nd birthday, kaya atin ho siyang ipagdasal din sa misang ito. Ongoing po ang misa ngayon doon sa St. Joseph Seniorate sa Marawi, kung saan siya po ay nananatili. Marami pong mga tao ang nakiisa sa pagdiriwa ngayon ng kanyang birthday, 92nd birthday. Kaya ipagdasal po natin si Cardinal Rosales. Ngayong araw na ito po, kapiyestahan ni San Lorenzo ang ating pagbasa. Napakaganda po. Every August 10, ito po ang readings. Buhat kay St. John. At ang sinasabi po dito ay, "Tandaan ninyo, malibang mahulog sa lupa ang butil ng trigo at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, ito'y mamumunga ng marami." Butil po ng trigo, napakaliit. No? Very insignificant. By itself, kung yung kanyang pagiging buto lang, yung kanyang pagiging binhi, by itself, and hindi siya mahuhulog, hindi siya mamamatay, walang mangyayari. Napakaliit. Pero ang sabi dito, kapag kadaw ang butil ng trigo ay nahulog, ano? Kapag ka siya ay nahulog, siyempre magkakaroon siya ng contact sa lupa. Ano ho? Pag nahulog, mamamatay. Pero ang kasunod noon, sisibol, mamumunga ng marami. Ang ganda ho ng image ring ito na parang paalaala din sa atin. How do we look at our failures? Every time that we fail, sa mga pagkakataong tayo ay bumabagsak, how do we see our failures? For some people, every time they experience failures, they back out, they quit. Ano? Merong mga taong ayaw na ayaw ng pagbagsak. They will do everything para hindi maranasan ang failure. At kung minsan nga, dahil ayaw na ayaw mo ang failure, gagawa ka pa ng mali just to prevent experiencing failure. Pero dito po sa gospel na ito, binapanggit sa atin,
the beauty of failure, the beauty of falling, na kapag ka ikaw ay bubagsak, something good awaits. Merong mangyayaring mabuti. Hindi lahat ng pagbagsak ay defeat. Merong pagbagsak na siyang occasion for growth. At ang sabi po dito, kapag ka ang butil ay nahulog, ang second na mangyayari, mamamatay siya. For some people, piniprevent agad yung pagbagsak. O kung hindi na prevent yung pagbagsak, pagdating ng pagbagsak, gusto ahon agad. O di kaya naman, ang gusto ng iba, pag bumagsak, naramdaman yung sakit, susuko na. Pero yung pagbagsak could be an experience of dying. Dying to our selfishness. Dying to our worldly desires. Dying to our attachments. At kapag kayong failure ay naging occasion for us to die to ourselves, it becomes purification. So nagkakaroon ng spiritual itinerary. Yung pagbagsak, magiging moments of dying, at yung death will become an occasion for new life. We are about to give birth a new self every time we experience death. Kaya nga ho kung ipiprevent natin yung tayo ay masasaktan, baka hindi natin ma-experience yung pagbabagong buhay. Marami pong mukha ang failures, ang sufferings, ang pains. Maaring ang ating failure could be failure of our body. Pwedeng ang pagbagsak natin, pagbagsak ng katawan, pagtanda. Pwedeng frustrations or any kind or any form of defeats. Pero sa mga negative experiences na ito, if we're going to embrace it, yayakapin natin ito at titingnan natin ano ba talaga ang mensahe ni Lord sa suffering kong ito. Baka He is purifying us. Baka out of this, God is preparing a new life for us. A new opportunities. Marami po ang pumupunta dito sa Padre Pio because they experience despair, pain, and suffering. Pero maraming mga taong pumupunta ditong naka-experience ng ganon, and they rise up. Nagkakaroon ng panibagong lente sa pagtingin sa suffering. Hindi lang gumaling physically, kung hindi nagkaroon ng panibagong buhay. Let us pray na ang ating mga pains, sufferings, frustrations, and failures will become an occasion for us to new life, to a new encounter with the Lord. Para po sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslong. Kung
ang lahat po'y magstayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang kapistahan ngayon ni San Lorenzo, tanggapin mo ang aming mga alay at ipagkalubupong pakinabangan namin ang tulong mo para kami maligtas sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sa San Lorenzo ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghahain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal lagtanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan ay hahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at kung ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa, ni Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga pari. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw,
Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud-lugud sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniyang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo pong aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
kung hindi kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po'y magstayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, hinihiling naming mga nakinabang sa kapistahan ni San Lorenzo na makapagdulot nawa kami ng paglilingkod sa na inaasahan mo at makadama ng karagdagang kagalingan buhat sa iyo. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos sama. Kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas.
Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang Dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na pakiskan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Available din po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawan ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas na religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan, mga imahen at mga dasalang ito. O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayong lahat ng mahapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
Amen. Tapos na po ang banal na pagdiriwang, taglay niyo sa inyong pag-alisang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa buhay pag-ibig.